Kaibigan, naranasan mo na rin bang pagmataasan, pagmalakihan, at yabangan ng isang taong may kaya at nakakaangat sa buhay? Naramdaman mo na rin ba ang pagkainis, galit, at mainsulto sa kanila? Tinatanong mo din ba kung bakit nagagawa nila ang manapak at tingnan ng mababa ang kanilang kapwa na sa halip na sila'y tulungan? Isang istorya ang ating matutunghayan ngayon na siguradong kapupulutan mo ng napakagandang aral kung saan masasalamin natin ang kasabihang ang oras ay mas mahalaga kaysa sa pera. Pero kaibigan, bago natin umpisahan, mag-i-intro muna ako ha. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-hit ang bell icon para lagi kang updated sa bago ko pang mga video. Salamat! Ikaw si Casey, di ba? Magkakilala ba tayo? Oo, kabatch kita nung high school. Ako si Annie. Ah, oo, tama, sa isang public school. Ang tagal na din kasi kaya hindi ko na maalala. Yan kasi yung time na nag-start ng business si Daddy at lumipat na kami sa subdivision. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko na talaga naaalala mga dating kapitbahay doon. Dahil wala naman silang halaga para sa akin. Saan ka nakatira ngayon? Hindi naman kami umalis sa lugar na yun at kami pa din ang magkakapitbahay doon. Ay, sorry ha. Anyway, darating nga pala si Daddy at susunduin niya ako ngayon. Tapos palagi din kaming magkasama pag weekend. Kaya eto, naisipan kong bumili ng mga mamahaling bags. Ano ginagawa mo nga pala dito? Galing lang ako dyan sa Okay-Okay. Ew, nagsusuot ka ng damit ng ibang tao? Sabihin mo sa tatay mo na baka mamaya papagkama lang kang patay dahil nagsusuot ka ng damit ng patay. Ganyan din kasi sinabi ko sa daddy ko, ayun, binigay niya sa akin yung business credit card niya. Di ba may business din yung tatay mo? Tama ba? Wala. Yung tatay ko at biglang dumating ang tatay ni Annie. Anak, sorry ha, na-late ako eh. Pero inayos ko na yung schedule ko para makasama kita ng buong weekend. Salamat po, itay. Magpapaalam lang po ako sandali sa kaibigan ko at pupunta na lang po ako sa sasakyan natin. Okay anak, sige lang. Salamat po, tay. Pagkatapos makita ni Casey ang mukhang mahirap na tatay ni Annie, well, ngayon alam ko na kung bakit kailangan mong bumili ng damit sa Okay-Okay. Alam mo, kahit hindi kaya ng tatay ko na bumili ng mamahaling bahay sa subdivision, pero may masaya kaming pamilya at sapat na para sa akin yun. Kahit walang kakayahan bumili ng designer clothes yung tatay ko, pero palagi niya akong binibili kung ano ang makakaya niyang ibigay. At yung pagmamahal niya sa akin ay mas higit pa sa kahit anong magarbong bag na mabibili. At yung tatay ko kahit wala siyang sariling business, dahil para sa kanya, mas iniisip niyang ilaan ang oras niya sa akin. At para sa akin, mas mahalaga yun sa kahit anong mahal na mabibili ng credit card. Yung tatay ko, hindi man makabili ng mahal na bahay, designer clothes, at kahit walang pag-aaring negosyo, pero siya ang pinakamaalaga at mapagmahal na taong alam ko. Host, nakakalungkot naman yan. At biglang dumating ang empleyado ng daddy ni Princess. Miss Princess, ako na magdadala ng mga bags mo. Alvin? Sabi ni daddy, susundin daw niya ako ngayon. Nasaan siya? May flight siya papuntang Paris para sa business. Wala na siyang time na mailalaan para sa'yo. Kaya pinapunta niya ako dito. Hindi ko na maintindihan, lagi niya ginagawa sa akin ito. Hindi ko na siya nakikita ng ilang linggo. I'm sorry, pero kinumusta ka naman niya? Hintayin na lang kita sa kotse. Pagkatapos marinig ni Annie ang pag-uusap, alam mo, kahit walang pera yung tatay ko, pero palagi may oras siyang nakalaan para sa akin. Nice to see you, Miss Princess, at ipapasyal pa ako ni tatay. Ang pinaka-the best na paraan upang magkaroon ng masayang pamilya ay ang paglalaan ng maraming oras para makasama sila na mas mahalaga pa kaysa sa dami ng pera. Hindi mo din naman maaring pagbatayan sa akin na kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga sa oras at pera. Pero pwede din nating tanungin ang babae na may asawang sundalo kung alin ba ang mas pipiliin niya ang sweldo o makauwi ng buhay ang kanyang asawa. At tanungin din natin yung nag-iisang mayamang biyuda sa isang malaki at mamahaling bahay
kung mas gugustuhin niya ba yung pera o bumalik muli yung asawa niya, o kaya na may tanungin yung malungkot na anak na may mayamang ama kung mas gugustuhin niya ba yung credit card o yung makapiling niya palagi ang kanyang ama. Ang oras ay mas mahalaga kaysa sa pera. Makakakuha ka ng maraming pera, pero hindi ka makakakuha ng mas maraming oras. Kaya't lagi nating tatandaan na sa huli, hindi mahalaga ang mga kliyente, customers, o kung gaano kadami ang pera natin sa bangko, dahil ang mas mahalaga ay kung gaano kadami ang oras nating inilalaan para sa mga mahal natin sa buhay. Kaibigan, sana nagustuhan mo ang aral ng istoryang ito at lagi nating tatandaan na hindi lang ito basta paglalahad ng kwento kundi upang makapagpabago ng buhay. Kaya please tulungan natin ang videong ito para mas marami pa tayong mabago sa pamamagitan ng pag-share natin sa iba. Please mag-like na rin po kayo at mag-comment ng inyong opinion. Maraming salamat! Thank you so much for watching! Kung nagustuhan mo ang video ito, make sure na i-click mo na din ang dalawa ko pang mga videos. I-click mo na din ang bilog na ito para sure na nakasubscribe ka. Remember to hit the bell icon for our latest updates.